Sa susunod na tayo niyang, aabangan ninyo ito kung siya ba aayon dito o kukontra dito. Alam mo ito, Brother Thompson? Ito ay Seventh-day Adventist Belief, a Biblical Exposition of Fundamental Doctrines. Okay? Alam niyo ito? Alright. Ito ang tanong. Kung gusto mo, sagutin mo mamaya. Kung hindi mo kayang sagutin, huwag na. Ito. Ang sabi sa aklat ninyo, the God of the Old Testament does not differ, hindi kaiba, from the God of the New Testament. Ano po sabi nila? Yun daw Diyos ng matandang tipan, ano rin? Yun din daw ang Diyos ng ano? Ng bagong tipan. Eh kanina, Jeremias 10:10, tinanong natin eh. Nandun ba yung salitang anak o Kristo sa huwa sa Jeremias 10:10? Ano sagot? Wala! Hindi ka ginamit yun eh. Ay, ginamit pala. I'm sorry. Ginamit yan, pero wala yung salitang anak. Wala ron. Wala yung salitang Kristo ron. Eh sabi nila, yun daw Diyos ng New Testament, yun din ang Diyos ng Old Testament. Ibinasa natin kanina, ang Diyos ng Old Testament, yun ang Ama. Ano po? Isang ayon ba ang ating mga kaibigan doon? Yan ang sunod ito. Sang ayon ba sila sa binasa natin kanina na hindi ba kaiisa ang ating Ama at ito ang iisang Diyos sa Biblia, sa Old Testament, ang Diyos na iisa, ang Ama. Tanong, sang ayon ba sila? Ito, nakasulat. Ano nakasulat? God, ituloy nyo, the ano? The Father! Ano yan, kaibigan? Alam mo ba itong doktrina mong ito? Ngayon, pabulaanan mo hindi totoo yung sinasabi doon sa aklat ninyo. Na hindi totoo yung sinasabi ninyo yan na yung Diyos ng matandang tipan ay hindi iba kaysa sa Diyos ng bagong tipan. Ayon sa aklat ninyo, ang Diyos na yan, yan ang Ama. Ano ba kaya babaguhin niya? Ngayon, meron pa tayong nakikita riyan. God the Father is revealed as the what? Originator of all things. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Siya ang manlilikha. Hindi ang anak, hindi si Kristo. Sino may sabi? Sila. Ang dami niya kasing binasa sa Living Bible eh. Kaya, paliwanag tayo ng konti. Ano ba ang Living Bible? Sabi dito, a word should be said here about paraphrases. What are they? Ano ba itong mga paraphrases na ito? To paraphrase is to say something in different words than the author used. Kaya medyo delikado kung hindi ka marunong gumamit ng Living Bible. Pag hindi mo alam gamitin yan, baka mahulog ka sa pagkakamali. Dahil sa iyong nagsalin ng Living Bible, gumamit sila ng mga salita, different words, na wala doon sa bahagi na sinulat ng writer ng Biblia. Kaya, puntahan natin. Puntahan natin. Kanina, may ginamit siya. Hebreo 1,
8, pakikita mo rin nga sa Greek. Yung magandang balita, bagong ang magandang balita. Ayan. Ito, magandang balita ito. Bago pa. Ang bagong magandang balita. Yung ginamit niya kanina, Hebreo 1.8, hindi lang natin na itanong. Kasi medyo kinakapos na tayo ng panahon. Ano? Sa Hebreo 1.8, ang binasa niya, Your throne, O God. Yan ha? Para bagang lumalabas sa salin na binasa niya, ay ang Ama, tinatawag ngayong anak na ano? Na Diyos. Di ba kapatid na Michael? Ganon lilitaw yun. Oh. Pero, yun lang ba? Yun, ganon lang ba dapat isalin? Yung Hebreo 1.8. Ganon lang ba dapat isalin yon? Ang iyong trono o Diyos, yun lang ba salin yun? Eh, hindi niya. May itinago na naman si Ginoong Thompson. Ha? Dahil sa dito sa bagong ang magandang balita, may sa footnote yung kasing pagkakasalin, pagkakasulat sa Greek, medyo depende doon sa nagsalin. Kaya, may nagsalin na dapat sana, sabi nila, ang Diyos ang iyong trono. Ano dapat nasalin? Ang Diyos ang iyong trono. Hindi na binasa yun. Ang binasa lang ginasalin, ang iyong trono o Diyos. Eh bakit yung pangalawa hindi mo binasa? Gusto mo bang itago itong saling ito? Eh, hindi lang naman ito sa Tagalog. Sa New Revised Standard Version. Ayan. Thy throne, O God, or God is thy throne. Dalawa yan. Kaya, sa Greek kasi, o tronoso, o theos. Ano ang kanyang paniniwala rito? Ang Diyos, tinatawag yung anak niya ni Diyos. Ang iyong trono o Diyos, yun ang gusto niyang salin, preferred ngayon, para palitawin na yung anak ay tinatawag ng Ama na Diyos. Ba't hindi niya ginagamit yung God is your throne? Kasi hindi yon sang-ayon dun sa kanyang paniniwala ngayon. Alin ang tamang salin? Ang Diyos ba tatawagin niya ang iba? Na Diyos din? Ah, hindi. Ano sabi ng Diyos sa Isaiah 44:8? Ako'y walang nakikilalang ano? Iba! Ibang ano? Ibang Diyos. Kaya mali yung salin na ang iyong luklukan o Diyos. Ang tama, ang Diyos ang iyong luklukan. Alam niyo kung bakit? Pag ituloy po natin sa talatang 9, pansinin ninyo, sa talatang 9, ganito nakasulat. Ito. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan na Diyos, 9 na, inibig mong katwiran, kinapuotan mong kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ano sabi? Ang Diyos mo, yung salin na ang iyong luklukan na Diyos, kung ang Ama nagsasabi ron, ang kausap ay anak, tinawag niya ng Diyos, yung Diyos na yon, meron ding ano? May Diyos pa! Sabagat ang sabi, ang iyong Diyos, ilan ang lalitaw na Diyos? Lilitaw, dalawa na yung Diyos. Yung anak, sa saling ang iyong Diyos, ang iyong luklukan na Diyos, isang Diyos, pagkatapos, meron siyang Diyos, dalawa. Dalawa.
Kaya, mamaya, marami pa tayong magagandang mga tanong. Abangan ninyo! Ano yan? Kasi tatanong natin sa kanya mamaya, yung tatlo na tunay na Diyos sa wagang Kadyo, time's up. Another 5 minutes break before the cross-examination of Brother Thompson. Brother Joe, okay. Okay. Brother Joe, kinuha mo kanina at ginamit mo yung amin 27 fundamental beliefs. Tama po? Eh, siyempre, obvious naman yan. Gamitin ko na ginamit po. Okay nga po. Obvious naman po. Yan, ginamit okay, natin. Okay, ginamit nyo kanina. Okay. Tanong ko po, doon po ba sa aming 27 fundamental beliefs, binanggit po ba doon na si Kristo ay hindi man lalalang? Ang binanggit doon, pakita mo nga ulit. Diyan po ba sa aming 27 fundamental beliefs, binanggit po ba diyan na si Kristo ay hindi man lalalang? Ang binanggit dito, ha, ang binanggit dito, God the Father is revealed as the originator of all things. Yan ang nakalagay dito. Pero hindi po binanggit, ulitin ko, pero hindi po binanggit dyan na si Kristo ay hindi man lalalang. Alam mo, ayaw kong makulitan kay. One word is enough. So wala pong binanggit dyan na si Kristo ay hindi man lalalang. Wala po. Siguro, kung meron ka mang mabanggit dyan, kung meron ka mang mabasa dyan sa aklat ninyo, sabihin mo sa akin kung saan banda. Okay, so hindi binanggit. Kasi ganito yan eh. Kanina, Malakias 2:10. Okay na po. Okay na po. Ah, ayaw mo na tuloy. Okay na. Oh, sige. Kadyo. Oh, sige. Pinapatunayan mo kanina na iisang Diyos. Tama po. Matagal na pinatunayan namin yan. Talagang yan ang Ama. Diyan po ba sa aming daladala niyong doktrinan 27 fundamental beliefs? Ha? Sinasabi po ba namin diyan na tatlo ang Diyos o dalawa ang Diyos? Hindi ko nabasa lahat yan. Ang nabasa ko rito, the God of the Old Testament does not differ from the God of the New Testament. Okay. God the Father! Yun ang sinasabi ng inyong aklat. Okay, o, sige po. Ah, sige. Tinanggit po ba dyan sa aming doktrina na yan na hindi Diyos si Kristo? Eh, libro niyo ito, alangan na. So, sa makatwid, wala po dyan na hindi Diyos si Kristo? Aklat niyo ito eh. Di sasabihin niyo si Kristo yung Diyos. Hindi tinatanong kong aklat namin. Oh. Ang tanong ko po, kung binanggit po ba obvious dyan yun na hindi Diyos si Kristo? Obvious yun na kung mo ito ay aklat ninyo, sasabihin niyo rito, si Kristo ay Diyos din. So, obvious yun. Kaya lang, so lumalabas po na hindi kumampi sa iyong pagpapatutuo yung aming libro. Kung sasang-ayong kami sa iyo na dito sa libro mo na sinasabi si Kristo ay Diyos, di wala na tayong debate, my friend. Oh. So, yun nga eh. Kaya tayo may debate, dahil ang sabi mo, si Kristo tunay ni Diyos. Sabi naman ng isang libro mo, the God of the Old Testament, yun din ang Diyos ng New Testament, yun ang Ama. Paano yan? Uulitin ko po. Ayun, kasi hindi nyo tinutuloy, didiretso nyo lang ha. Kasi meron kaming section dyan na doktrina, God the Son. About the Son. Oh, bahala ka na ron. Kung gusto nyo. Problema mo na yan. Oh, kita nyo ha. Oh, so ibig sabihin, yung librong ginamit mo, hindi kumakampi sa yung gustong patunayan. Alam mo kapag... Sa makatwid, yung librong ginamit mo na amin yan, ay hindi kumakampi sa gusto mong patunayan na hindi tunay na Diyos si Kristo. Ah, ito sagot. Ha? Ito sagot. Dito, sa aklat mo, kaibigan, ginamit din yung Malakias 2:10. Babasahin ko, ha? Have we not all
one Father, has not one God created us. Ayan! Okay. Ito po uli ang tanong. Ano? Yung po ba sa binasa niyong talata, itinatanggi ba ng aming aklat na hindi tunay na Diyos si Kristo? Ang sinasabi ng aklat mo, ang Ama, yun ang iisang Diyos. Ganito. Yun ang sinasabi nitong aklat mo. Pero hindi binabanggit dyan na hindi Diyos. Okay. Kahit banggitin pa, binanggit din ang Ama, ang isang Diyos. Oh, ganito. Okay. Mr. Ventilasyon, Kadyo. Oh, sige. Sa inyo po bang pagkaalam, ano po bang doktrina namin tungkol sa Diyos? Isa o tatlo? Okay. Gusto mong bilangin ko? Sa aming doktrina, wag galing sa iyong isip, ha? Yung sa doktrina namin, basahin mo na tatlo ang Diyos na kinikilala namin. Ito doktrina nila. Ito doktrina. Yan, kumopia yan sa Katoliko. Ayan. Okay. Ito. Okay na po. Ito, next question. Dali po. Okay na po. Okay. Quiet, please. Quiet. Okay. Pag-iusap po. Hindi pa nga ako Kadyo, Kadyo, sinabi mo, kumopya kami sa Katoliko. Hindi saan pa sa librong yan, sinabi na kinopya namin ang doktrina tungkol sa Kadyusan sa Katoliko? Ah, sige. Ano tanong? Oh, magbibilang na ako, ha? Magbibilang na ako. Hindi ko kayo pinagbibilang. Ang tanong ka, maliwanag. Ang tanong ka, saan sa aming doktrina na ang doktrina patungkol sa Diyos ay kinopya namin sa Katoliko? Ah, sige, gini. Ito sagot ko. Ito sagot ko. Ang doktrina ninyo, yung Ama ay Diyos. Di ba totoo yan? Yung doktrina ninyo, ang Ama ay isang Diyos. Di ba totoo yan? Ama po. Ayun! Ako nagtatanong. Sa magatuin. Yun lang. Sinabing... Mr. Ventilasyon, Kadyo. Tanong ko nga po ulit. Saan po dyan, sinabi? Na yung doktrinang yan ay kopya namin sa Katoliko. Ah, sige. Ibinanggit mo eh. Ah, sige, pasahisa ka na lang kasi kung talaga natitisod ka doon, okay na lang. Hindi kasi ganito yan eh. Yung Seventh-day Adventist, nung 1844 kayo lumitaw. Hindi ko po tinatanong kung ano ang paglitaw namin. Ang tanong ko, total ginagamit mo ang aming libro. Kaya, nauna yung Katoliko na gumamit niyang aral na yan. Andali po. Pero, ganito, andali po. Pero, wala kang mababasa dyan na kinopya namin yan sa Katoliko. Wala mababasa. Kaso, galing lang sa'yo yun, salitang yun. Oh, pero, halata na ng audience yan. Di galing lang sa'yo yun. Sir Ventilasyon, ulitin ko po, Kadyo. Sumagatin ay... Wala talaga yon sa aming libro. Oh, sige na. Aminin niyo po kung nandyan o wala. Wala po talaga yon. Oh, sige na nga, bahala ka na. Wala. Pero, okay. Hindi pa katapos magbilang. Gusto okay, mo okay na po. Okay. Itutuloy kayo pagbilang? Mamaya po. Ah, mamaya. Tatayo niyo. Okay. Ito mo, masayang-masaya yung mga kaibigan.